Well, for sure nabalitaan nyo na nga ang nangyari sa harapang Phoenix Suns at pati na nga rin itong New Orleans Pelicans. Pero kung hindi pa nga mga idol, ito ang nangyari. Context muna nga tayo. Sa harapan ngang number 1 at number 2 seed na itong Pelicans at Suns, kung saan mainit talaga ang laban hanggang 4th quarter, ay sa dulo nga ay itong si Zion Williamson with just seconds left ay dinunk niya pa nga ang bola para bigyan ng show ang mga fans ng Pelicans. Well, usually kasi, di ba, ididribble out na lang ito ng mga players. Para bang unwritten rule of basketball na kapag nga lamang kayo at patapos na ang laban ay hindi na titira ang bola. Stop na lang. Pero nga mga idol, ginawa ito ni Zion Williamson, sumalpak nga siya at nagsigawan at nabuhayan pa ang mga Pelicans fans at dun nga sila nag-celebrate ng kanilang panalo. Pero mga idol, itong si CP3 at si Campaign hindi nga nagustuhan itong ginawa ni Zion Williamson, kaya nga kinonfronta ni CP3 itong si Zion at doon nga mga idol nag-umpisa ang kaguluhang medyo hindi naman kaguluhan talaga, medyo confrontation nga lang. Ang problema nga lang sa mini confrontation na ito ay pati na nga rin ang ibang mga players sa bench ay nasa court na at pati na nga rin mga coaches ay nagkokonfrontahan na rin, nagsisigawan, nag-argue. Kaya nga parang mas lumaki pa nga itong incidenting ito. At sa kanila ngang mga post-game interview ay ito muna ang sinabi ni Cameron Payne. Sabi niya, "I like there was just no sportsmanship and we don't really like that. We do the right thing. I felt like they should have done the right thing and they didn't. The game was over, they can hold the ball." Well mga idol, payag ni Cameron Payne, "We did the right thing." Pero I don't think ginawa nila yung tama mga idol dahil itong si CP3 with just seconds left ay nag-attempt pa nga ng layup. Dapat hinawakan na lang nila yung bola at tinapos yung laban kung ginawa nila yung right thing. At mga idol, isa pa dyan ay hindi lamang ito ang first time na ginawa ito ng player ng Phoenix Suns. Last year rin sa playoffs at against din sa New Orleans Pelicans ay ginawa nila ito mga idol. With just 29.7 seconds left ay dumakdak pa itong si Mikal Bridges. Usually ito ang panahon na hinuhold na lang ang ball, kukuha ng turnover ang team at tapos na ang laban. At dito ginawa ng New Orleans Pelicans ay wala naman, hindi naman sila nag-retaliate, hindi naman sila nagalit. Pero mga idol, ngayong ginawa ito ng New Orleans Pelicans sa Suns, eh parang ba't nagagalit sila? Eh ginagawa rin naman nila ito. Isa pa mga idol, hindi lamang ito. Doon din laban sa Dallas Mavericks ay ginawa rin nila ito last season. Itong si Bismack Biyombo with 3.1 seconds left. Up itong ang Suns by 18 points ay magdatang attempt pa. So nasan yung sportsmanship dyan? Diba nga, yan ang unwritten rule of basketball. Nasan yung sinasabi ni Cameron Payne na we did the right thing? Mga idol, hindi pa yan dahil yung laban din sa Lakers from 2 years ago. Itong si Devin Booker ay patapos na ang laban. Dapat din dribble out na lang nila yung bola kagaya nung itong request na ito ni Cameron Payne. Pero guess what mga idol, dinakdak pa nga ni Devin Booker ito. At ayun, umiscore at ng trash talk pa. So kaya nga mga idol, tinatawag ng napakaraming NBA fans ngayon na hipokrito itong mga Suns player. Kung ayaw nga daw nilang maranasan itong mga ganitong bagay ay dapat hindi nila rin ito gawin. Di ba't may kasabihan nga rin tayo na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. So kaya nararanasan ito nila Cameron Payne at ng Suns players ay dahil ginagawa nila ito mga idol notoriously multiple times sa iba-ibang mga teams. At ngayong ginawa sa kanila ay nagagalit sila? Hindi ba parang hindi na makatarungan yon? Hindi ba parang hipokrito na yon? At reklamo nga rin ng ibang mga NBA fans mula sa NBA teams ay talaga naman daw na may kaangasan, may kayabangan itong mga Suns player. Sabi nga na itong Lakers fans, yung ginawa ba daw ni DeAndre Ayton at ni Devin Booker na pagtitig kay Austin Reeves at pagtayo sa harap niya ay hindi pang babastos? Ito nga rin daw mga Warriors fans, sinabi nila, itong si Mikal Bridges, yung ginawa niya kay Klay Thompson, hindi ba pagyayabang yon? So sabi nga ng mga NBA fans ngayon at halos buong NBA fans mga idol na bumabalik lang yung mga ginagawang kalokohan na itong mga Suns player. Nakakarma na nga daw itong Phoenix Suns.